Okay, pagka kumina-4, pesado ata yan. Kailangan bang mag-check dito? Hoy! Aba, baby Bobo! Kinain ni Wesley! Yung po, yung kabayo sa C6! Nag-sacrifice, mga sir! Nag-sacrifice po ng Reyna si Wesley So! Ay, nagsimula na! C4 po ang tinira ni Wesley! Tama ang hula ko! C4 nga! Ano ang gagawin dito ni Ariantari? Uy! Tarash! Na-transpose sa Tarash, no? Na-transpose sa Tarash! Ayan na nga! Tinalo ni Wesley si Magnus dito sa Tarash na yan, eh. Ayan, no? Okay. So, semi-Tarash ata. Kung tawagin ito, o Tarash mismo. Anyway, Knight C6 lang. Hindi Knight F6, no? Usually, Knight F6, Bishop G5, pero Knight C6 lang. Parang karukan na. Paano but binig na reverse? Reverse na karukan, no? Ano gagawin ni Wesley? Ah, nag-G3 lang, oh. Knight F6, Bishop G2, okay. Bishop C5, ang bilis ng tirahan ng dalawa. Knight H6 ang linya dyan. Ay, hindi kinain ng Knight H6, eh. Nagpa 1 pawn down lang. Ang bilis ng tira, no? Ang bilis ng tira. Ibalik po natin dahan-dahan, ha? Mag-iisip pa naman yan ng konti, eh. Ayan po ang nangyari, oh. Oh. Ayan ang nangyari. Kasi, mabilis ng tirahan masyado. Ang bilis tumalon. Meron mas maganda na to kaysa sa liches. Di gumagalaw. Ayan, oh. Kinain po yung pawn. Linya. Binibigay. Linya yan. Naku po, napakagulo nito. Yan ang gusto mangyari. Maganda po yan na ginagawa ni Wesley. Kasi, mas win po ang white. So, kailangan niya talagang gulahan. Eto naman pong si Ariantari, alam na alam niyang ginagawa niya sa buhay niya, no? Magtataka kayo sa siguro sa posisyon na yun, no? Libre yung knight, check. Pagka queen takes, libre yung bishop. Kaso hindi pwede yun kasi may queen takes naman po dito sa F2. May bishop kasi dun, eh. Kaya queen dito lang po ang tinira ni Wesley. Napaisip si Ariantari, ano yan? First, ano yan? Hindi niya alam yan? Hindi niya alam yan pag ganyan? Ha? Hindi man niya alam yan pag ganyan. Diba? Queen dito is a novelty. Oo, novelty po ang queen dito. Novelty ang queen dito, kaya hindi siya nakatira agad, eh. Pero ang ginawa, nag-knight takes d5 pa rin, no? Pag knight takes d5, pawn takes d5, anong ginagawa ngayon? Queen e7, chumek. Chinek lang po, king move lang. Commanding ang king sa f1. Hindi naman kasi pwedeng harangan, eh. Wala pong pwedeng hinahanap. Queenside castling. Wow. Ang ganda naman nun. Nakapin po yung pawn, ha. Hindi po yan makagalaw, ha. Nakapin. Novelty yung queen dito na tinira ni Wesley, guys. So, one pawn up si Wesley dito. Pero, ang sikip ng mundo ng king niya. Underdeveloped bishop cannot move sa C1. Kailangan pang gumula yung reyna. So, HT ang inuna. Sinipa yung bishop. Umatas lang po yan sa F5. At lamang na daw po si Wesley dito. Kasi may mga tirada na... ano, Queen F4. Grabe yung Queen F4, no? Grabe, napapagrabe na naman ako. Bakit po? Anong meron sa Queen F4? Avoiding the pin while threatening the bishop on F5. Okay, pagka Queen F4, pesado ata yan. Kailangan bang mag-check dito? Hoy! Aba, baby Bobo! Kinain ni Wesley! Yung po, yung kabayo sa C6! Nag-sacrifice, mga sir! Wesley So, nag-sacrifice ng Reyna. Nag-sacrifice po ng Reyna si Wesley So. Hanip na yan, no? Tagilid na daw si Wesley. Mali daw ang sacrifice. Hanip na yun, no? Binigay ni Wesley. I think because of the Bishop E4 yan, eh. Kasi, ay, hindi. Hindi niya binishop E4. Winning bigla si Wesley. Kasi ang ganda ng bishop E4. Ano pong meron doon, guys? Hindi po maka-check, eh. Kasi may kain lang dito, eh. Because of this move, may rook E1 na daw si Wesley. This is according to the engine. Wala na yung mga bishop E4 niya. Rook E1 na lang. Rook E1 na yan. Lamang na daw pagka rook E1. Hanip na tinira yun ni Wesley, no? Kakabili pa. Oo. Oh. Rook E1 daw, lamang. Lamang ang rook E1 dito. Anong gagawin ni Wesley? 7 minutes pa siya. Pero yung ginagawa kasi ni Wesley, talagang ginugulo niya yung mundo, eh. Dahil mas win po ang sitwasyon ng white, ah.
Lamang pa rin siya ng 2 minuto. So magandang pangit tayo. Rook E1 na nga po ang pinawalan. Ayan, napakaganda ng Rook E1 na yan. At Takano po ang Reyna. At Takano ang Reyna. San pupunta ang Reyna? Queen F6? Siguro Queen F6. Ayan o, Queen F6. Para may tag pa siya doon. Ayun na nga po ang ginawa. Kaso? Anong kaso? Walang kaso. Ang hirap makita na tira. Bishop F4? Hindi, kitang-kita agad yan. Forsado naman yan eh. Kasi ang Bishop F4, okay? Pag nag-Bishop C7, kain lang daw, kain ulit. Tapos may mga knight na talo na ata, no? Kain doon, no? Okay, Bishop C7. Nag-king move lang eh, nag-king G1. Pero lamang pa rin, pagka-bishop doon, winning na! Bishop F4, bakit? King A7, king H2. Winning na daw po ito, no? So, ang bishop E6, ang threat po niyan, yung pawn po sa ano eh, sa F2. So, bishop F4 na lang. Plus, grabe, lamang namuti na ang bar eh. Hanip na queen sacrifice na yan. Pero Wesley saw instead of Bishop F4 agad, nag-king move lang, umayos na. Bishop F4 ang kasunod niyan. Malamang yan, no? Lamang na daw po si Wesley dito. Lamang pa rin siya sa oras, yun ang kagandahan. Matindi yung sacrifice ni Wesley na yun, ha? Bishop F4, pwede din, no? Pwede ang Bishop F4, pero king move is still enough to win. Okay pa rin daw yan. So, nag-king move na. And then, anong gagawin? Bishop F4, ayan, para makatulak na po yung pawn. Ayan, Bishop F4, pwede na ang Bishop F4. Ang magiging tema na po, pag nag-Bishop F4 si Wesley, eh, two rooks for a queen. Kasi pagka-Bishop F4 niya po, ang threat po nun mag-promote eh. So, 2 rooks for a queen ang magiging ano. Pero hindi ginawa ni Wesley ang Bishop F4. Instead, nag-Bishop F3. Which is also winning din daw. Aba, talaga nga naman, no? Bishop C3 is also winning. Oh, binibigay lang ni Wesley yung ano, F2, no? Pinapakain lang yung F2. Pero hindi po ata makakain yan eh. Kasi pag kinain mo, hindi pa pwede yung mga rook F1 lang, no? Rook F1? Alright. Tapos pwede ata kainin yung bishop eh. Exciting to coach. Oo nga eh. Biglang gumulo-gulo eh. Sinacrificean ng Reyna eh. Hanip si Wesley, no? Win sacrifice. Hindi makatira si Arian Tari. 3 minutes na siya. Tandaan, ang increment na 1 second per move, aabot pa yan o dadating pa yan. Move 40, nasa move 22 pa lang po tayo. Move 22 pa lang. Hindi ko na ma-recap guys eh, kasi masyado mabilis. Kayo na lang po mag-recap. Sa ano? Mabilis. Ayun, nag-queen takes F2. So, rook HF1 yan. Most likely, atakado yung Reyna. Saan pupunta? Whoops, wala na. Bagsak na yun eh. Ganda ng knight D4. Ang knight d4, bagsak na po yung e6. Atakado yung Reyna kasi, atakado pa. Ayun na nga. Anong nangyari? Kinain-kain check. Eh wala na po ito. Malinis na to. Bishop e5, tapos promote. Eh, 2 rooks na yan. Kapalit. Wala na. Wala na si coach, no? So, check. Angat ulit. And pagkaangat, promote. Kain. Ay, matindi. May magandang tira. Check. Pagkaangat, promote. Pagka rook takes, check ulit. Bishop lang sa d4. Anip na yun. Antindi nun. Kasi pasado ka, rook g5. Hindi ko matira, no? Pwede ko kaya itira. Nag-isip si Wesley. Ito po, itira ko, ha? Check. Siyempre, angat ka. Promote. Ayan, itira lang natin, ha? Promote into queen. So, tapos pagkakain, check ulit. Ang only move dito, ayan. Ang kaganda kasi yan, nakapin ka ngayon. Oh, may mga tirahan ng rook takes e6 lang. Pagkakain mo, check. Oh, bagsak yung tori. Maliwanag pa sa sikat ng araw ito, sir.
Di ba? Tatlong pyesa. Ganyan daw po ang pwedeng gawin. Ha? Teka lang, balik tayo dun. Na, paano ko ibabalik yun? Hindi ko alam, ha? Close natin yan. So, balik po tayo sa nangyayari ngayon. Nag-iisip si Wesley. Pero ang tindi, ng Bishop E4, check, promote, check sa B6. Makita kayo ni Wesley. Yes, this is live. Live po ito ngayon, ha? Ginaganap ngayon sa Norway. This is live, guys. So, ano pong ginawa? Nag-rook takes E6 muna. Chinek. Bumaba. Chinek ulit. Tinatabla. Hindi ka pwedeng tumabla. Check tapos promote. Napakaganda eh. Kailangan makita ni Wesley yun. Isa pang check, promote, tapos check ulit, tapos check na naman. Ay, kinain lang yung B7. Anyway, this is still winning. Panalo pa rin po yan. Ganun pa rin yung tema niyan. Check and then rook F7. Ganun pa rin ang gagawin niyan. Kumain lang ng pawn. Winning pa rin ito. Wala na, tagilid na po. Tagilid na. Naligo lang ako, namuti na yung bar. Shoutout po sa lahat ng nanonood, no? Ayan. Nawalaan to ko, kotsa. Bilis ng utak mo, kotsa. Oh. Actually, yung ibang analysis ko kanina, may engine assistant yun. Nakikita ko dito sa Chess24, eh. Ayan na. Check, papalik-balik si Wesley. Tapos papasok na yung Tore Rook F7. Ayun. Tapos na po ang labada. Kasi titira po yan ng B8 promote. Iiyak tawa na po ito. At iiyak tawa. Talagang winning na si Wesley sa dito. Tatlong piyesa, dalawang bishop, isang tore. Ang kalamangan. Oh, ano pang magagawa mo dyan? Ang daming lamang. Lamang pa sa oras. 3 minutes pa si Wesley dito eh. Oh, ayan. Ang daming piyesa masyado nito, guys. Masyado marami. 1 is enough. 2 is too much. Sobrang dami po. Sobrang daming pyesa nito. Bishop A7 check. Pwede din. Hanap yung sacrifice ni Wesley. Lakas ng loob, no? Oh, nag-isip si Wesley. Anyway, almost 3 minutes pa siya. Dahil dyan, sorry coach, kinulang para 5k star. Uy, salamat po, no? Ano kinulang? Sobra-sobra na po yan. Maraming salamat, no? Thank you po sa 1,200 stars. Mukhang panalo na si Wesley dito. Thank you po. Salamat ng marami. Naghahanap ng mati si Wesley dito, eh. Tingin ko, eh. Rook B7 check. Ayan, naghahanap ng mati si Wesley. Baka itulak po ito. Ibibipor siguro to. Thank you po ulit, Sir Earl. Thank you po sa star. Pag nanalo siya, panalo sa match? Hindi. Pag nanalo siya, 1.5 ang total points sa makukuha niya. Pag yung natalo, 1 point lang. So, basically, halos draw pa rin, 0.5 ang difference ng makukuha ng dalawang manalaro. Hindi pa rin sumusuko, ha? Matibay din, ha? Oh, dadahan-dahanin na to, eh. Dahan-dahan. Wait, tumutula ka pa. Ipipin na yan. Rook E7. Badabing. Rook E7. Pipin lang yan. Ubusin ni Wesley yung mga pawn. Yung mga abubot. Ayan na. Rook E7 na. Ipinin pa. Grabe calculation, coach. Oo nga eh. Alam si Wesley, nag-sacrifice, no? Nang reyna. Check lang muna. Para check ang kain sa E4. Ala, resign na po. Ayan, resign na. Kasi pagka-check, aangat ka sa A5, rook takes, bagsak ang reyna. And dahil dyan, palakpakan natin si Wesley. Sulit ang puyat natin kahit papano. Pinakitaan tayo ng magandang win sacrifice. Dahil sa novelty or insecure. Novelty yun, queen dito eh. Nag-novelty si Wesley. Queen dito is a novelty move, guys, ha.
Ganda ng ginawa ni Wesley na yun. Anyway, congratulations Wesley Sotis. Panalo siya. Ang standing po right now, pakita natin sa inyo. Okay, so currently leading po si Magnus Carlsen. Ayan, oh, with 12.5. Binabawasan ko ah. With 12.5 points. Anan with 11.5. Wesley 10. Mabijarob, MBL 8.5. At ayan na po ang pagkakasunod-sunod. Ayan, sa darating po na laban bukas, bukas ba ito? Tama, ano? Bukas po ito. Kalaban naman po ni Wesley So ay si MBL. Si Magnus, kalaban niya si Aryan Tari. Anand, kalaban niya si Rajabob. Mamijarob, Anish Giri, and Topalov versus Wang Hao. Yan po ang pairing para bukas. Ayan. Coach, pass recap. Sige, mabilis na recap po sa nangyaring laban. Naglalaglag lang pero Tarash po ang nangyari. Ayan, oh. Tarash. G3, ang bilis tumira ni Aryan pero nangamote siya, no? Nangamote siya. Ayan, linya yan. Binibigay talaga. Gulo, oh. Queen dito, nangamote po siya dyan, eh. First time kasi tinira yan. Ang common is F3. Pero queen dito, kinain-kain, oh. King move lang, oh. Tapos dito, nabaliw si Wes, oh. H3, di ba? Umatras yung bishop. Boom, nabaliw. Boom, nabaliw. Binigay yung reyna. Kinain sa tore, of course. And then dito nagblunder. Yun, ang blunder. Umangat yung bar. Dapat daw, bishop E4 agad. Patayin yung bishop. Anyway, nag-rook E1. Good move si Wesley. King move lang. O, king move ulit. Binigay lang yung F7. Libre. Pero hindi kinakain. Ayan, binigay talaga. Sa'yo na yan. Dahil pagkatira dito, eto na po yung sunod-sunod. Oh. Boom! Napilitan kainin. Kasi babagsak yung bishop na isa. Check! Tapos, sacrifice na naman. Hindi pa pala. Check ulit. Then nag-sacrifice, inuubos na muna yung oras ng Aryan Tari. Pagkakain, boom, check na naman. Oh, another check, kinain. Tapos chinek na naman. Tapos chinek na naman. Tapos po, chinek na naman. At sa kanya pinasok, ayan. At dito na po, ayan. Eto, winning na to. Kasi tatlong minor, ay tatlong pyesa, kalaban ni Reyna lang. Dadahan-dahanin na lang yan. Ayan na nga po. At dito na po nag-resign kasi pag umangat yung king, ituloy natin, may rook takes. Yun lang ang only square, eh. Bagsak ang reyna. Daming pyesa. Sasayaw ng cha-cha. Mabuhay. At may 5A star pa. Yan. Salamat po sa star, Sir Earl Arboleda. Thank you so much. So, na-appreciate po natin yan. Maraming salamat sa inyo. Thank you. At God bless po sa lahat ng nakisama sa atin. Thank you po. No? Hanggang sa muli po natin magkikita. Tingnan natin bukas kung anong oras tayo magigising. Sulit ang pagpupuyad kasi ang dami nating star. Thank you, Sir Earl. Ayan. Ayos. Maraming pong ulit salamat. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye po. Bye-bye mga kabiyahe. Kita-kits tayo ulit bukas. That little mouse, 'cause I'm an albatross.